Magandang araw na naman, kabayan. Alam niyo ba kung bakit bumanat ng halos sunod-sunod na state visit, official o working visit ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ang dahilan, mga kabayan, ito ay para mapalawig at ma-maintain ang relasyon ng Pilipinas sa mga kaalyado at kagrupo nito sa pandaigdigang pagkakaibigan ng mga bansa. Ani President Marcos Jr., bago pa siya, kailang makisalamuha siya sa mga ibang liderato ng mga bansa at ito ay para sa ekonomiya at iba pa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may 11 na biyahe sa 10 bansa sa isang taong panunungkulan at iba rito ay may follow-up pa. Ibig sabihin, kailangang magpirmahan sa mga investment deals. Kamakailan lang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na mababawasan ang kanyang mga foreign trips. Sa totoo lang, kabayan, ang ibang mga kasunduan sa ibang bansa ay dito sa Pilipinas napirmahan. Ibig sabihin, bumiyahi din po yung mga ibang mga lahi para magpirmahan dito sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, pagsamahin lahat ang mga investments na aabot ng $22 billion kumpara sa gastos na $1 billion sa mga foreign trips ng kanyang administrasyon, malaki nga naman ang pagkakaiba, may malaking return of investment. Hindi lang si President Marcos Jr., mga kabayan, ang presidente na biyahe ng biyahe. Halos lahat ng ASEAN at buong mundo ng mga opisyal ay bumabiyahe po yan sa dami ng kinaanibang organisasyon. Hanggang sa susunod, kabayan. Salamat!